Ayon po sa balita ng GMA News Online, ang ating Vice President na si Sara Duterte ay nagpahayag na wala daw po siyang balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Naniniwala po ba kayo dito? Ito po kasi ang nilalaman ng balita ngayon. Vice President Sara Duterte, sinabing wala siyang balak tumakbong pangulo sa 2028. Eh ang tanong, kung wala siyang balak tumakbong pangulo, may balak ba siyang maging pangulo? Magkaiba kasi yun eh. Pwede kasi siyang maging pangulo na in the event na mangyari nga po yung nakasaad sa konstitusyon sa kasalukuyang pangulo na hindi po natin inanais at ipanalangin po natin ang kaligtasan lagi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pag-aaralan natin yan maya-maya. Pero basahin muna natin ito pong balita. Sinabi ni Vice President Sara Duterte nitong linggo na wala siyang planong tumakbong pangulo sa 2028 national elections. Ayon po sa kanya, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong vice president, ang lalong-lalo na ang president. Alam nyo naman lahat yan. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong president. Alam nyo, magkaiba kasi ang salita at sa kagawa. Madali lamang magsalita pero mahirap pong gumawa. At kapag ka nagsalita ka at ikaw ay kinalaunan gumawa, pwede kang magpaliwanag bakit ka gumawa ng mga bagay na ito. Halimbawa, sabi ni Vice President Sara Duterte, ayaw niyang tumakbo sa pagkapangulo noong 2022. Pero ang sinasabi po ng kanyang mga supporter, gusto nilang maging pangulo si Vice President Sara Duterte noong 2022. Kaya po nila isinulong yung kandidatura po nito para sa 2022 presidential election sana. Ngunit, nanaig po yung paniniwala nitong si Sara Duterte na pagbigyan ang kanyang kahilingan sa sarili niya, yung kanyang nais na huwag tumakbo sa pagkapangulo at the same time, pagbigyan din po yung kahilingan ng kanyang mga supporter. Kaya ayon sa kanya, tatakbo na lamang po siya bilang ikalawang pangulo. Meeting halfway yung kagustuhan ng kanyang supporter at the same time yung kagustuhan niya na hindi tumakbo sa pagkapangulo. Pero, siyempre, ganun na nga ang nangyari. Tumakbo siya sa pagka-ikalawang pangulo at nanalo. Kaya madaling magsalita, mahirap po talagang tuparin kung ano po yung sinasabi natin kuminsan. Ano? Pero may mga tao na may paninindigan. Kasi kapag sinabi nila, talagang gagawin po nila. May mga tao din naman na hanggang sa salita lamang pero hindi po nila ginagawa. Parang yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi, magja-jet ski papunta daw po sa West Philippine Sea para lamang makuha niya ang boto ng mga panahong kumakandidato pa lamang sa pagkapangulo ng mga Pilipino. O, ginawa niya ba yon? Siyempre, hindi niya gagawin yun. Delikado po yun. Pero, yun naman ay figure of speech lamang, ika nga. Kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi yun talaga literal na pangako nitong si Rodrigo Duterte. Pero pagpapakita iyon, na kung siya sana ang naging pangulo at naging pangulo nga, kung siya ang magiging pangulo at naging pangulo nga noong 2016, ipaglalaban niya ang West Philippine Sea, particular sa People's Republic of China. Ngunit hindi po ganun ang nangyari. Kasi alam naman natin sa loob po ng 6 na taon, eh naging sunod-sunuran lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kagustuhan po ng China. Ito po yung pahayag in particular nitong si Vice President Sara Duterte, katulad po ng mga binasa natin kanina. Muli po nating pakinggan ang kanyang mga pahayag dito. Yes, ako. Hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong Vice President sa lalong-lalo na President. Alam ko naman na hindi ko po yung tumakbong. Alam nyo naman daw yan noon pa na hindi niya gustong tumakbo ang pagkapangulo. Pero tumakbo siya sa ikalawang pangulo. Ngayon, sinasabi na naman nila na wala siyang paghahangad na tumakbo sa pagkapangulo. Pero yung mga supporter niya, gustong-gusto siyang maging pangulo. Kaya ina-expect natin, tutuparin yan ni Sara Duterte. Meeting halfway na naman ang kagustuhan ng kanyang mga
ng kanyang mga supporter. Pero ang tanong, wala nang vice presidente ng posisyon para sa kanya sa 2028. Kung meron man, eh kaeng-engan po yun kasi sa ikalawang pagkakataon, magbibisi presidente ka, pwede ka naman tumakbo na sa pagkapangulo. Kaya nakikita natin dito, para masunod ang kagustuhan ng kanyang mga supporter at naniniwala ang mga ito na magiging pangulo siya, tatakbo ito sa pagkapangulo. Tingnan natin kung ano ang maaaring mangyari sa 2028. Sabi po dito pa sa balita, ayon pa sa pangalawang pangulo, sa huli ay ang plano ng Diyos ang masusunod. Diba? Madali kasi sabihin eh, wala tayong planong tumakbo sa pagkapangulo, wala akong plano na tumakbo sa pagkapangulo. Pero pagkadating po ng 2028, eh plano po ng Diyos na tumakbo ako sa pagkapangulo, kaya tatakbo po ako. Diba? Pwedeng ganun yan eh. Lahat ng ginagawa natin, ayon pa sa kanya, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Matatandaan sa isang commission survey na ginawa ng Social Weather Station, na inilabas nitong nakaraang Hunyo, nakasaad na kabilang si Duterte sa mga napupusuan ng mga taong tinatanong na nais nilang pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Kasama rin sa listahan sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Lenny Robredo. Sa nasabing survey, may mga respondent ang walang sagot, hindi alam o tumangging sumagot na aabot ang kabuuang bilang sa 41%. Samantala, inihayag naman ni Duterte na naniniwala siya na buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Marcos sa harap ng mga hinala na mayroong lamat sa Unity Coalition. Ayon po kay Sara, we are okay. Tungkol sa umano'y planong impeachment laban sa kanya ng ilang mambabatas sa Kamara de Representantes, sabi ng pangalawang pangulo na we are currently doing our due diligence about this one and then we will release a comment at the appropriate time. Nauna nang itinanggi ni House Deputy Majority Leader at ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may nilulutong impeachment complaint laban kay Duterte. Ngayon, balik po tayo dito talaga sa main topic po natin. Wala bang balak maging pangulo si Vice President Sara Duterte? Inuulit natin, madaling magsalita at kapag ka na iba ang gawa, pwede namang magpaliwanag. Ganon ang maaaring mangyari po dito. Kasi bakit? Kung wala siyang balak maging pangulo, unang-una sa lahat, pagsasabihan niya na ang kanyang mga supporter na tigilan at akihin si Pangulong Bongbong Marcos at irespeto ang mandato nito bilang pangulo hanggang 2028. Pero wala po tayong naririnig na panghihikayat kay Vice President Sara Duterte para sabihin sa kanyang mga supporter na suportahan ang kasalukuyang pangulo at iwasan na ito ay tirahin ng walang katarungan. Ibig sabihin, pwede ka naman tumira basta constructive ang criticism mo. Pero hindi ganun kasi ang ginagawa ng mga DDCs. Sila ay patuloy na sumisira sa ating pangulo at ninanais po nila na maging pangulo na at this time itong si Vice President Sara Duterte. Pero ano ba ang sinasaad ng ating konstitusyon sa isang vice presidente? Alam natin, ayon po sa ating konstitusyon, na ang vice presidente ay spare tire lamang. Wala po italaga yung mandato maliban sa suportahan ng ang kasalukuyang pangulo. Maraming salamat na lamang kapag ka ang Pangulo ng Pilipinas at Vice Presidente ay magkasundo, kaya nabibigyan po ng secretary position ang ikalawang Pangulo na sa kasalukuyan, ang hawak po nitong si Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng Department of Education. Kasi ganito po nag-ooperate ang ehekutibo. Ayon po sa Article 7 ng ating Executive Branch of the Government, syempre, ang kapangyarihan ng ehekutibo ay nakalagak sa ating Pangulo ng Pilipinas. Section 1 po ninyo yan mababasa. The executive power shall be vested in the President of the Philippines. Sa ikalawang section po nito ay ang mga kwalifikasyon para po maging Pangulo ka ng Pilipinas. Nakalagay po dito, walang sino mang ang pwedeng mahalal bilang Pangulo maliban na lamang kung siya po ay natural born citizen ng Pilipinas, rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat, at least
40 years old, bago po mag-eleksyon, at saka residente po ng Pilipinas nang hindi po bababa sa loob ng 10 taon bago ang eleksyon. Sa ikatlong section po nito, nakalagay dito ang Vice President naman ng Pilipinas. The Vice President shall have the same qualification and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He may be removed from office in the same manner as the President. Ano-ano ba yung mga kaparaanan para maalis o mawala sa posisyon bilang Pangulo? Talon po tayo sa Section 8. Ito po yung nakalagay sa Section 8 ng nabanggit na konstitusyon. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of both the President and Vice President, syempre, ang Senate President, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is law of succession. Ayon po sa ating konstitusyon, by the way, hindi po ako abogado, ha? Meron naman po tayong binabasa na konstitusyon, kaya hindi po kinakailangan maging abogado para maunawaan po natin. Ito pong binabasa po natin. Law of succession po ito. Kaya alam na alam po natin na ang Vice President ang papalit sa Pangulo in case na mangyari nga po, wag naman sana yung apat na binanggit po natin. Pagkamatay, physical disability, removal from office, or ano pa ba yung isa na nakalimutan kong banggitin, yung resignation. Vice Presidente po ang papalit sa ating Pangulo. At ganyan ang gustong mangyari nito pong mga leaderships. Araw-araw sa ginawa po na pagpapala ng ating Panginoon sa atin, sa kabila nito, ang mga DDSheets, napakarumi, napakasama ng mga iniisip. May mga komento pa, sinasabi ng mga DDSheets na sana bumagsak daw po ang eroplano ng ating Pangulo para hindi na raw ito makabalik at maging Pangulo na si Sara Duterte. May mga nagnanais na ikudita si Pangulong Bongbong Marcos. Parang nang sa ganon, maihalal nila ang gusto nilang ihalal o mailagak nila ang gusto nilang ilagak sa pwesto bilang Pangulo. At ang mga layunin na ito ay pabor na pabor dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi siya po yung ating ikalawang Pangulo. Siya po ang makikinabang dito. Kaya talagang ginagawa ngayon ng lahat, ito pong ng mga DDSheets, ang lahat, para po sirain sa harapan ng publiko ang kasalukuyang gobyerno na pinapamunuan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat ito ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo o maging pangulo, hindi natin yan masasabi sa ngayon. Madali po kasing sabihin ang mga katagang iyan. Pero kapag ka nandyan na, mahirap na pong tanggihan. Sa history po ng mga Duterte, alam po natin na sila ay mahilig sa pagsasalita nang wala po silang balak tumakbo sa posisyon sa pagkapangulo o sa iba pang mga elective positions. Pero alam na alam din po natin na hindi po yan nangyari. Noong 2015, makailang beses sinabi nitong si Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Pero ano ang nangyari? Bago matapos ang taon ng 2015, nag-file siya ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. At kinalaunan, naging pangulo. Isang estratehiya na maaaring pumabor sa mga Pilipino o pumabor sa kanya para ang kalooban ng mga Pilipino noong mga panahong iyon ay makuha niya. Sa katunayan, isa po sa mga naging kaparaanan nitong si Rodrigo Duterte ay maging komedyante na lamang sa pangangampanya. Kasi ganun kababaw eh.
ang ilang mga Pilipino na akala nila porket napapasaya po sila ng tao, magiging magaling na ito sa panunungkulan sa bansa. Biruin mo, noong 2016 presidential debate, ito mismo si Malutikiya ang nagsabi na wala silang napala o nalaman doon sa mga pahayag ni Duterte sa pagkapangulo during that debate. Walang ginawa kung hindi magpatawa lamang. Pero ano ang nangyari? Dahil mabababaw ang ilang mga Pilipino at uto-uto, binoto nila ito pong si Rodrigo Duterte. Sa mga loyalista na bumoto dito kay Rodrigo Duterte, ayoko kayong tawaging uto-uto. Kayo ay bumoto dahil pinaniniwalaan ninyo ang mga Marcos. At nung mga panahong iyon, siyempre suportado ni Senator Amy Marcos itong si Rodrigo Duterte. Pinakinggan ninyo ang panawagan nitong si Senator Amy Marcos na iboto ninyo si Rodrigo Duterte. Pero other than ng mga loyalista, naniniwala ako ng mga uto-uto yung bumoto dito kay Rodrigo Duterte. Ano? At ito rin yung mga tao na mga dating Dilawan supporters. Katulad nitong sina Crisette Laureta Chu at ng ilang pang mga DDCs dyan. Si Direktor na Tambaloslos. DDS din yun. Dating Dilawan supporter. Nakakita ng pagkakataon at napaniwala naman ng Duterte, nagalit sila sa mga Dilaw, kaya pinagtulong-tulungan nila ang mga Dilaw ng mga panahong iyon para matalo. O, pero marami ang nagsisi kasi lahat ng mga nangyari ay pagpapalakas lamang ng imahe ng mga Duterte sa harapan ng publiko. Pero sa katunayan, wala. Ang Pilipinas na baon sa napakalaking pagkakautang under the Duterte administration. At ngayon, hirap na hirap po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para maiahon ang ating ekonomiya, ang ating bansa sa pagkakautang. Ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat para lamang yung mga epekto na yan, partikular ng mga pagkukulang nitong Duterte administration, ay magawa ng paraan ng kasalukuyang gobyerno. Kaya ibabalik natin ngayon dito kay Vice President Sara Duterte. Talaga bang wala po kayong balak maging pangulo? Magkaiba kasi yun. Talaga bang wala kayong balak tumakbo o talaga bang wala kayong balak maging pangulo? Eh mas maganda siguro kung ang mangyari, kung talagang wala kayong balak maging pangulo, eh sabihan nyo na lamang yung mga supporter ninyo na suportahan ng kasalukuyang gobyerno. Imposible na hindi nyo po sila kayang sabihan eh. Sila Sas Rogando Sasot na isang didishit. Kung sino-sino pa, ang masakit pa nga nakatotohanan mga tol, pinagsasama pa nitong si Senator Amy Marcos eh. Ito, pakita ko lamang po sa inyo yung photograph ng mga didishits kasama po si Senator Amy Marcos. Imposible hindi kayang sabihan ito nitong si Vice President Sara Duterte kung talagang wala siyang plano na maging pangulo. Ano? Kasi ang mga tao po na ito, sinusulong po ng mga ito na maging pangulo siya. You know? Ito ang mga didishits. No? Sinama pa nitong si Senator Amy Marcos sa ancestral house ng Marcos family. Ito ang mga tao na walang habas kung manira sa kasalukuyang pangulo at nagnanais na matanggal po ito sa anumang kaparaanan kasi nagsusulong ang mga ito ng assemble-assemble na eh. Tapos yung Laureta Chu nang uudyok sa ating Armed Forces at Philippine National Police para magalit sa kasalukuyang gobyerno. Nilalayo ng mga DDCs na ito na mawala si Pangulong Bongbong Marcos para maiupo nila si Vice President Sara Duterte. Kung talagang walang balak si Pangulo, si ikalawang Pangulo Sara Duterte, pwede niyang sabihin na ito. Yung isang prosecutor, itong angkor sa SMNI, itong Kuryente King daw, at sino pa ba itong mga iba, hindi ko nakilala. Pero parang ito yata yung kaibigan ni Attorney Bruce. Totoo ba na si Attorney Bruce ay
May nagpo-comment kasi ng RIP sa comment section ng kanyang page. Anong nangyari kay Attorney Bruce? Hindi natin alam. Pero kung ano man, sana maging maayos ang kanyang kalagayan. Hindi po natin hinahangad ang hindi maganda sa ating kapwa. Kahit kalaban po natin ito sa politika. Pero ang mga tao na ito, wala tayong nadidinig sa mga ito kung hindi paninira sa ating kasalukuyang gobyerno. Kasi gusto nilang ilagak sa kapangyarihan ang nagsasabi na wala daw balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2020. Kaya ang hirap isipin eh. Ang hirap pa bigyan ng konklusyon na pagka pinagbangga mo yung mga sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte, taliwas na taliwas sa gusto ng kanyang ama, taliwas na taliwas sa gusto ng kanyang mga supporter. Ang gusto kasi ng kanyang ama, irespeto daw itong si Vice President Sara Duterte kasi kinakawawa daw, particular ng House of Representatives. Kaya ngayon, misto lang nag-uudyok sa ating Armed Forces at PNP na labanan, particular daw ang korupsyon at kung anuman mga irregularidad sa kasalukuyang gobyerno. In short, magalit sa kasalukuyang gobyerno. Ito po, yung pahayag nitong si Rodrigo Duterte, pakinggan po ninyo. Do not, huwag ka na mag-ambisyon dahil. Anak kita, ibigay mo na sa mga gustong, ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Yan ha, gaslighting yan. Kunyari, ayaw nila. Kunyari, pinapatakbo nila si Speaker Martin Romualdez. Pero sa totoo lang, kung ano yung gusto ng mga supporter, ganun din yung gusto nitong si Rodrigo Duterte. Yung mga pinakita ko sa inyong supporter kanina, mga vlogger, at taong gobyerno ito, si Attorney Cañete, isang prosecutor po ito, pero mahilig sa pakikialam sa politika. Gusto ng mga iyan, maalis si Pangulong Bongbong Marcos at mahalal o maalagak bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Nasa kamay ni Vice President Sara Duterte ang bola. Ika nga, kung ang pag-uusapan ang paghahangad sa pagiging Pangulo o hindi. Sinasabi niya na wala siyang balak maging Pangulo, pero madaling magpaliwanag kapag ka ikaw ay nandyan na sa posisyon na yan. Sabihin mo lamang, ito kasi ang plano ng Diyos, kaya kailangan ng gampanan ko. Kaya dapat ang nakikita natin kay Vice President Sara Duterte, bukod sa gawa, merong salita na talagang pagdidiinan niya, particular sa kanyang mga supporter, igilan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung gagawin po iyon ni Vice President Sara Duterte, makukuha niya pa marahil ang tiwala ng mga PBBM supporter at loyalista eh. Na kung talagang categorically sasabihin niya sa kanyang mga supporter, huwag nyong tirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi ako naghahangad na maging Pangulo. Hindi ako nagbabalak tumakbo sa pagkapangulo. E baka humanga pa tayo sa kanya. Pero wala siyang ginagawang ganon. Sasabihin niya lamang ang mga katagang binasa po natin sa balita kanina. Sabi niya po rito, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong Vice President at lalong-lalo na ang President. Alam niyo naman lahat yan. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Yet, Vice President siya ngayon. Pwede niya namang sabihin, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong presidente. Kaya kayong mga supporter po namin, irespeto po ninyo ang kasalukuyang Pangulo. O categorical, sabihin niya sa kanyang mga supporter. O, tingin ko, pagka ganun ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, eh baka maniwala pa si Top 1. Pero sa mga katagang ito, na sinasabi niya lamang na wala siyang ambisyon sa pagkapangulo o tumakbong pagkapangulo, mahirap po itong paniwalaan kasi napakadaling magpaliwanag kapag ka nandyan na ang kapangyarihan. Kapag ka nandyan na ang opportunity, madali lang magpaliwanag. Sabi ng mga DDSits, napaka mapagbigay daw po nitong si
Vice President Sara Duterte, ito naman na nagbigay po siya noong nakaraang 2022 national elections. Pero wag nilang sabihin na winnable itong si Sara Duterte. Nakakalimutan nyo yata, mga DDshits, na ang unang-unang nagpila pa sa pagkapangulo ay si PBBM. October 6 pa lamang, nag-file na po ito ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. At si Vice President Sara Duterte that time, nag-file na rin after a couple of days ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor ng City of Davao. Oh. At alam din natin na sa survey, hindi po sila nagkakalayo. Lalong-lalo na nung nag-file na itong si Pangulong Bongbong Marcos, nakalagpas na siya sa survey sa pagkapangulo para sa May 2022. Kaya kung iisipin ninyo na panalo si Sara Duterte kung naglaban sila, nagkakamali kayo. Alam nyo, simple computations lang naman eh. O simple math ang kailangan para ma-realize natin kung gaano karami o kakaunti ito pong mga DDS. O DDS na in particular, kasi hindi naman lahat ng DDS mga DDshits. May mga DDshits lang talaga sa mga DDS. Pero ganito yan. 32 million ang nakuhang boto nitong si Vice President Sara Duterte, di ba? 31 million laban kay 31 million para naman po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilan ang nagsulong ng Let Sara Lead? Tambalang Lenny Sara, tambalang Pacquiao Sara, tambalang Isko Sara. I-total niyo yung votes ng mga 'yon. Sino ang pinili nilang vice presidente? Siyempre si Sara. Kaya pag pinagsama-sama mo, at least half na lamang ng boto ng mga bumoto kay vice president, mga nangarap na presidente yung sina Isko, Manny at Pacquiao. Ibigay nyo ngayon yon doon sa 32 million. Kulang na yon para sa 31 million. No? Saka ang pinakamagandang basihan noong 2016. Nakakuha ng 16 million votes itong si Rodrigo Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng 15 million votes. Si Pangulong Bongbong Marcos, solid na PBBM at loyalistang bumoto sa kanya. 15 million po iyon. Kung solid na mga Duterte ang 16 million, eh dapat na ipanalo nila si Alan Peter Cayetano. Nakakuha lamang ng 4 na million. Ibig sabihin, sa 16 million na yon, maaaring ang loyalista doon hindi bababa sa 10 million. Mga 10 million Marcos loyalist bumoto para kay Rodrigo Duterte noong 2016. Kung hindi dahil sa mga Marcos loyalist, walang Duterte na naupo sa Malacanang noong 2016. Yon ang katotohanan. Kaya kung sasabihin ninyong winnable, itong si Vice President Sara Duterte kung naglaban sila noong 2022, malabong mangyari yon. Pero nagpapasalamat tayo. Ako, ayoko namang kalimutan yung bagay na yon. Na si Vice President Sara Duterte nakipagkaisa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At very grateful din dyan si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, sa latest speech ni PBBM sa Hawaii kahapon, eh muli niya na naman binanggit, siyempre si Vice President Sara Duterte, tambalang Marcos Duterte, na nanalo nung nakaraang halalan. Ang masakit na katotohanan ngayon, alam nyo, bagamat hindi tayo sigurado sa mga sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte, pero ito yung nagiging biktima ng mga walang kwentang aligasyon, paninira ng mga DDshits laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang katotohanan. Kung bakit unti-unting bumabagsak ang tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte, kasalanan nyo yan, mga DDshits. Kayo ang sumisira sa hinahangad ninyong maging Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte. Instead kasi nasuportahan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, unang linggo pa lamang ng pamumuno nito, nandiyan na kagad yung mga I miss you Tatay Duterte. Tapos ikukumpara nyo si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte, na kung talagang kumpariso ng pag-uusapan,
itatawanan na lamang kayo ng mga PBBM supporter at loyalista kasi napakalayo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte. When it comes to leadership skills, yung competency, at saka yung pagiging statesman, walang-wala si Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana, sa mga sinabi po natin dito, hindi naman natin intended na maniwala sa atin ang ating mga kapatid na Pilipino ng mga DD sheets. Hindi natin hinahangad yan. Wala akong pakialam sa mga DD sheets. Sila lang naman ang pilit na nanonood dito sa atin. Pero sa mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga loyalista, at even sa mga pink at dilaw, eh sana maniwala po kayo na itong mga sinasabi po ng Duterte na sila ay hindi po tatakbo sa halalan, eh mahirap po yung paniwalaan. Kasi hindi po ganyan ang totoong nangyayari kapag dumating na po yung pagkakataon na nandyan na ang pagtakbo sa halalan.